ng pang-export. Ang nasabing batok-batok o seagrass sa Ingles ay nadiskubre lamang di umano noong pumutok ang bulkang Pinatubo at ito ay tumutubo lamang sa mga lugar na walang polusyon. Na-discover nila ito nung pumutok yung Pinatubo. Kaya yung mga businessman dito sa amin sa Pampanga, nakita nila ito. Parang kabuting tumutubo na lang kahit saan, sa may tubig kahit konti lang. Doon nila nakitang kumuha sila ng mga ilan ganito karami. Oo, tapos binald nila sa araw. Ang natuyo, start nilang gumawa ng ganito. Nakakamangha nga naman ang kanilang paggawa, kaya sinubukan ko ding gumawa nito sa tulong ni Mang Honorable. Tinuturo namin sa mga bata. So, kaya pagdating ng 15 years old, pwede na silang... Pagkatapos nilang lumabas sa eskwelaan. Yan, ganyan lang. Oo nga, no, nakaka-enjoy nga naman. Oo, parang... Yan, kita mo, nakagawa ka. Kung titignan ay parang napakadali lamang ng paggawa. Ngunit sa simpleng paglalala sa hibla, masasabi kong hindi ito madali. Sadyang detalyado, masining, at nangangailangan ng determinasyon. Ma'am. Paano po ninyo ginagawa yung paraan na maipasa sa mga anak ninyo pagtuturo? Katulad niya, pag-uwi nila sa bahay, starting na ganyan ng mga bata, 10 or 11 years old, kinetraining na namin. Pag-uwi nila ng bahay, hanggang matutuwan nila. So, pangkabuhay nila po talaga ito? Oo, dito na kami kasi lumaki. Dito yung anak buhay namin. Ngunit kaakibat ng mga matitiyagang kamay ay mga tagumpay ng mga produktong ito na ine-export pa. Kaya naman patuloy itong lumalago at patuloy na kinikilala. Matyaga ang manutintempo ngayon, yung very detailed ang trabaho ng isang furniture industry. Ang mga sining na ito ng Pampanga ang siyang lalong nagpapatibay ng kanilang pagiging malikhain at nag-aangat sa kanilang kultura na siyang nagpepreserba sa bawat pagdaan ng panahon. Lutong Kapampangan, ang isa sa mga pinakakilalang lutuin sa Pilipinas maging sa buong mundo. Ang Pampanga ay tinaguri ang culinary heart of the Philippines dahil na rin sa pagkahilig sa pagluluto ng iba't ibang putahe tulad na lang ng original na sisig mula sa Angeles City at maging sa mga pagkain tulad ng betoteng tugak o pritong palaka. Isa rin sa ipinagmamalaki ng mga Kapampangan ang kanilang Pan de San Nicolas. Isa itong tinapay na mayroong imahe ng San Nicolas na isa sa mga patron ng bayan ng Mexico, Pampanga. Sinadya namin ang sikat na Kapampangan culinary expert na si Aching Lilian Borromeo sa kanyang tahanan mula pa sa Mexico, Pampanga. Siya ay sumikat dahil na rin sa mga lutuing Kapampangan. Dito sa kanyang munting kusina, ginagawa ang masarap na Pan de San Nicolas. Parang nagisnan ko sa aking mga ninuno ang love nila sa kultura ng Kapampangan, especially sa cooking, ganun. Hanggang sa dami ng panahon, hanggang nagustuhan ko na rin. Kapansin-pansin din ang kanyang mga kagamitan, paggawa ng pawang mga antigo mula sa sandok at ang kanyang antigong molde. Iba-iba ng design and support na. Ito, galing ito sa Sasmuan, ang great-grandfather kong naghukit pa dito. Ang galing ni Aching Lilian ay naman na lamang niya sa kanyang lola. Bata pa lamang siya ay nakikita na niya ang kanyang lola na gumagawa nito. At sa kalaunan ay siya namang namanan niya. Nakaugalian na nilang ipasa sa mga susunod na henerasyon. Sana yung kumo kasi aldodo ang akit ko kasi yung pamilya, amin, kumbaga, may itong lakaret ang manyeong lagak kanya.
Walking mahal na nabage. So, ikit ko lang magsang malati ko hanggang mayroon ko, hangit ko albondo. Parang niya kayang kang na medyo kaitan lang kaya medyo naging interesado na. Simple lang ang proseso sa paggawa ng San Nicolas. Mano-mano ang paggawa nito. Ito, no, mapansin nyo, nag-measure-measure tayo, no, sa ating region. Ang susunod na ito, hindi lang. We will be doing tansya-tansya method. Kasi ito ang ginamit ng ating mga ninuno. Kung ating titignan ang proseso ni Aling Lilian ay napakadali lamang na maaari nating matutunan agad. Ang dapat lamang nating malaman ay ang tamang galaw, tamang pagmasa at tamang timpla. Hanggang sa pagmomolde, rolling pin. Walang ka-add At lalong nagiging espesyal ang tinapay na ito dahil nagdadasal sila habang niluluto ito. Gagawin nila, they pray. Three Padre Nuestro, three Ave Maria, three Gloria. Siguro magdasal yun eh, matagal yun. Ave Maria, gumagano yung mga unang panahon. So it takes time. Tapos itignan nila, hindi pa nga luto. Another Salve Regina, kalahati na lang yun, hindi natatapos yan, masusunod na. At isa pa sa mga sikreto ng San Nicolas ay ang kanilang antigong molde na nagbibigay daw ng kakaibang lasa at sarap. Sa akin, pag nakita na nila yung aking kawali, na pinagkakamalyang ginto, yung aking sandok, tapos yung aking talyasi, at saka yung aking kalan, alam na nila si Aching Lilian yung any lumang lumang gamit na natatabi natin, alam na nila pag lumabas na yon, alam nila nandiyan na ako. Noong unang panahon, ang paggawa ng San Nicolas ay isang beses lamang daw sa isang taon. Ito ay tuwing pista ni San Nicolas na ginaganap tuwing ikasampo ng Setyembre. At dahil sa nakilala na ng lubusan ang tinapay ng San Nicolas, kaya ito'y dinadayo na. Siya namang naging daan upang tuluyang dumami ang suki nito mula sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Alam mo, basta gusto mo yung isang bagay na ginagawa mo, kahit na ano, kahit mahirap. Meron nga dyan, pinagawa nila ako ng candy na ampalaya, na mapait, pero nagawa ko kasi it was done with love. Tunay ngang likas sa mga kapangpangan ang pagiging magaling sa pagluluto at mayroong panlasang patok sa lahat at nakaugalian na nilang ipasa at ituro sa mga susunod na henerasyon. Siyempre, siguro yung mga anak ko at apo, pero although hindi pa sila masyadong nagko-concentrate ngayon, no? Pero siguro, iba, kahit na hindi ko naman relative tinuturoan ko, anybody who comes over, sinasabi ko ito ang maganda, ito yung ganyan. Patunayan nga, meron ako librong nagawa. Ang San Nicolas ay isang halimbawa ng makulay at mayamang kultura ng Kapampangan. At isa si Aching Lilian sa maituturing na eksperto sa larangan ng pagbibigay linamnam at kiliti sa panlasang Kapampangan. Sa panandaliang paglalakbay sa paraiso ng lalawigan, tunay nga namang kakaibang galak ang dinulot sa puso ng bawat isa. At naramdaman natin na hindi pala tayo iba sa pagdayo natin sa Pampanga. Malalim ng mananampalataya, salamin ng makulay na kultura. Mula noon hanggang ngayon, inibig ang buhay at lalong pinapayabong ng kasalukuyan. Naigit pang pinagyaman ng bagong generasyon. Sa pamamagitan ng mga katha, awit, tula at iba pang mga literatura na pilit ipinipreserba para sa susunod na salinlahi. Maging sa sining na nilikha ng mga kamay na mula sa mapaglarong imahinasyon na ginawa ang makatotohanan sa pamamagitan ng paghahabi, pag-uukit ng mga obra maestra na tunay nga namang may pagmamalaki ng mga Kapampangan. Hanggang sa masasarap na pagkain, tunay ngang nakakabusog na sinangkapan pa ng purong pagmamahal at dedikasyon na masasabi nating tatak Kapampangan. Abe-abe. Tuki-tuki. Libot-libot.
Durot, durot. Tara, tumiwan ka, Keti. Kapag halika na at aming ka, naiikot sa lugar saan marami ang nakakalibot na pagkain na iba-ibang mga produkto na hindi mo akalain na gawa ng Pilipino na mula pa sa kultura ng mga Kapampangan na hanggang ngayon talagang iniingatan. Kaya halika na at sa aming kasumama, ilalakbay ka namin sa lugar ng Pampanga. Iba, dami nating mga natuktasan nung una natin itong napili at ating napuntahan. Sari-saring magagandang bahagi sa kultura na iba't iba ang kwentong namula sa sinaunan na ngayon tila malabo na nating malimot dahil sa dinami-dami ng ating naikot ay masasabi kong pagdating sa Kapampangan ng ating kaalaman tila hindi pa hinog. Kaya halika na at sabay na tayo, pag-aralan natin ang hindi maglaho. Isabay natin sa ating bawat pagbabago, ipakita natin sa maraming tao nung malaman nila na meron palang isang bahagi sa kultura na hindi alam na tinatawag nilang Kapampangan.